Like guys, nandito ako ngayon sa CR ng San Vicente Airport kasi magpapalit ako ng damit. Kitang-kita niyo naman, basang-basa ako kasi nagmotor ako papunta dito sa work. Kailangan kong magmotor kasi wala naman ako ibang means of transportation. Magpapalit muna ako ng dry clothes para mamaya mag-vlog ako ulit. So ayan, nakapagpalit na ako ng damit and nakapag-time in na rin ako. So let's go, pasok na tayo sa office. Nawala na rin ang kuryente, so yung nagpapa-under na lang sa radios namin is yung battery or yung backup power. Sobrang low na nung visibility dun sa area na yon. Okay lang kayo dyan. Ay, arugyago namin dito, oy! Wala lang, pahinga. Ang computer? Ano ba ang computer para baka mabagsak ka ng yero? Gawan mo lang. Ate Grace! Ate Grace! Where? Kumikidlat na sa you
Nandun tayo kay Grace. Dito po kami natulog kagabi. Mama, papa. Ayan si Ate Risa, katabi ko. Tapos, dito kami napahinto kagabi. Nadala kami ng hangin. Ay, grabe. Kala ko katapusan ko na kagabi ba talaga. Dito kami nag-evacuate yung airport. Wala nang bubong. Pwede kami umalis doon, baka nasama kami sa nahulugan ng mga bubog. Wala nang hero yung airport. Hindi. Hindi. Yung? Ano nakalabas yan? Hindi ko. Sobrang hinangin niya, diba? Ito na buksa. Ito na yung mga nabasag. Ito yung office namin. Mga nabasag na salamin kagabi. Diyan kami lumabas sa pintuan na yan. Mm-mm. Yan. Ito yung loob ng airport. Yan. Office namin. Pinidyoan ko kagabi. Hulog yung mga... Ha? Doon kami sa kwartong yon kagabi. Yun na yung bubong. Naiinig na. Yan. So, itsura niya. Morning, sir. Ewan na lang. Yan ang unang bumagsak, Teresa. Yan ang unang bumagsak. Tapos apaw hanggang gulong yung isang gulong yung hap at taas ng tubig. Kaya nga yan, no? Tama yung palayan na yan. Yan yung drum na may daanan mo. Ngayon, ganyan na siya. Anong mga puno kaya itong nalaglag? Mangyong. Mangyong? Ah, may inaalam pala yun? Hindi, matibay naman yan. Malakas lang talaga ang hangin. Ah, hindi nga nabunot yung ibang puno, di ba? Nangabali lang. Mm-hmm. Ang kila ati susit. Saan? Wala na akong bahay. Nabagsakan. Di ako nakauwi. Sa ilalim. Oh, baki oh. Silin niya ng kuryente oh. Nanaginip ako mo, nagbalik na yung kuryente. Ako na naginip ako, nakita ko na yung salamin ko daw. Akala ko dito sa ko, nag-alala ko, bakit na binalik yung kuryente? Maraming mamamatay. Ayoko, ma'am, ha? Bago hindi naman yan yung puro. Ayoko. Ano pala? Paano yung pa? Diba? Yung mga bag.
doon na, lapit na sa bahay. Iwan ko kung may kwarto pa ako doon. Ayun yung aso ko, yung brown. Ito ba yung date mo? Gugu! Saan ka magbaba? Ito na hanta? Oo, yan yung binaputol na puno. Oh my God! Dito, te. Thank you, te. Ingat ka, te, ha? Ang kwarto kong nabagsakan ng nyug. Kung umuwi ako, ganyan. Wala akong suot na face mask kasi lahat ng face mask ko basa. Hindi ko alam kung ano pwede bumagsak sa akin. Naglalakad ako papunta sa work kasi yung motor ko pinahiram ko dun sa isang guard namin, si Ate Risa, kasi nahulugan daw ng nyug yung bahay niya. So I think mas kailangan niya yung motor kaysa sa akin. So I decided na maglakad papunta sa work. And habang naglalakad ako, nakikita ko yung destruction na ginawa ng bagyong Odette dito sa San Vicente. So mula dito sa highway, makikita nyo yan yung gilid ng airport. Sira na rin yung mga gates or barricades. And dito ako nagpapaayos ng motor. Sira na rin yung mga yero nila. Unang talagang bumigay yun. Ayun o, yan. Tamo, lahat yun, ubus. Tapos dito, yung mga motor namin, pinark namin doon. Ang ano, diba, ang liwanag na niya. Departure. Ingat lang, mama, kasi baka may mga ano pa. Uy, kaloka talaga. Kala kasi namin kahapon. Oh, ma'am, oh. Ay, ilang mo lang namin dito, ma'am. Kaya nga. Sino sila, Ate Grace? Ah, nasa fire yun. Yan. Ayan, oh. Bagsak. Kaya... Oh, yung steel cabinet, oh. Bigat yan, pero na-move. Yung water dispenser. Tinakpan namin, oh, kaso nabuksan pa din yung mga print. Ay, yung printer, medyo okay pa. Buti yung ano nyo, ma'am, may bubong-bubong. Wala, nalaglagan din ang ano, oh. Na, Equipment. Ito nga, nakaradyo lang kami ngayon. Yan yung office. Nandun ako kahapon. Nagko-control. Di ko na masyadong na-videohan in landscape. Halos lahat ng video ko naka-portrait. Nawala sa isip ko na nag-vlog ako. So, dito kami nag-stay. Second, after nung admin office. Dito sa VIP. Because we thought na hindi mapapasok ng tubig. And, akala namin safe kami sa area na to. Pero hindi. Yung main roof, natanggal. Then, itong ceiling, umuuga kagabi. And, feeling namin isang malakas na hagupit ng hangin lang. Tanggal siya. So, nag-stay kami dito. Dyan, sa gitna. Para feeling namin hindi kami mababagsakan. Pero eventually nag-decide kami na umalis. Kasi nababagsak na nga yung mga, yan, yung mga mirrors. Tsaka yung, yan. Ito isang pangamba namin kahapon, dumuduyan yan kagabi, back and forth. So feeling namin, pag tumuloy, dito siya, sa salamin na to. At matatamaan kami, kaya umalis kami. Ito yung isa sa mga unang bumigay. So galing sila doon. Sa sobrang lakas ng hangin, natangay yung mga urban tawag sa ganyan, wooden jealousy. O, di ba? Pwede na mag-stargazing. Wala nang yero. Yeah.